So, actually, hindi naman ako naiinis kay Duterte, kay Tatay Digong, kasi binoto ko yan eh. Makadigong kaya ako, maka-Duterte family, yun. So... Good morning, everybody, and welcome to my channel. And by the way, guys, today is Saturday, and it's gloomy outside kasi it's rainy season and it's June. As we all know, pag sa Pilipinas, rainy season when it's an already month of June, July, I guess, up to August. Pero may mga iniinit din, pero mostly it's rainy season. And yes, guys, ang video na to. Actually, today is Saturday. Yes, sinabi ko na nga, Saturday. So, guys, alam niyo kung bakit nag-vlog ako today? Alam niyo, kasi I'm thinking if ano ba? Okay ba dito? Or madilim? Kasi I'm thinking na pag-uusapan natin masyal dito na kasi I'm against the light. Ayan. Pag-uusapan natin yung while nag-vlog ako, we're going to discuss yung mga pangyayari about, alam niyo yung Kappa Ministry, yung mga existing investment nowadays, yung may Kappa, my region, my EverR, my Sirfan, my Titan, and so forth and so on. So, i-discuss natin while nag-vlog ako kung ano yung opinion niyo when it comes to investment, okay? So, with that being said, dahil gutom ako, sandali lang, hindi pa kasi ako nag-breakfast, guys, and wala, hindi pa ako nag-breakfast. So, I'm thinking kung ano yung lulutuin ko or i-breakfast natin. So, hanap muna ako ng i-breakfast. By the way, guys, ito na yung new hair ko. Actually, 3 weeks na to. Yan. Nung first week pa lang, gustong-gusto ko siya. Kasi for a change na short yung hair ko. Pero right now, okay pa ba? Diba ako mukhang balot? Anyway, it's just a hair and a hair will grow in no time. Tataasan niya bigla. Okay, bebreakfast muna ako, guys, ha? Sabi ko, guys, bebreakfast na ako, but then may check muna ako sa lapi ko. But then, kanina pa ako dito, guys. Oh, hindi siya mag-on. And then, yan, nagbi-blink-blink lang siya. Wala akong pambili. Kayo, maayos ka, lapi. Kainis. Kitchen ka muna. Breakfast na talaga ako, guys. And, lulungto tayo. Hindi ako naisip eh. Normally, pag morning bread lang talaga. Ouch! Makita niyo yung laman ng ref. Yes, guys. Yung laman ng ref namin. So, typical Filipino ref. Refrigerator. So, ayan. Init na dito, guys. Na dito. Ayan, tulog. Microwave natin yan, guys. And then, bread tayo. Yung lang, bread. And, morning. My favorite. Paired with, ayan, kagabi. Hindi ko naubos. Ano ko papayari? Natin yung ay, ano ba yan? At ayun na ano ito? Yan, butter and bread tayo, guys. So, ito papakain natin, hindi ako magre-rice eh. Mag aray ko. Nandilim. So, uy. Ba yan? Yan nga. Tama ba? Okay. And then, initin natin. Ayan na. Ma-microwave natin siya para bumalik ang sarap. Ayan. Tayin natin siya. Kasi, gutom na rin ako. Okay, you're done. Check natin.
Aray ko. Ang init ho. Mga besh. Dahil sa katangahan ko, besh. Aray ko. Andali. Oh my gosh. Mga besh. Meron akong kasalanan. Hindi pala microwavable. Ayan o. Hindi pala microwavable yung plastic. Pero, gosh, hindi siya natunaw. Pero okay na yung bo. Ito yung ulam namin last night. Ininit. Iniinit ko na lang. Pero ang funny kasi yung plate, hindi microwavable. Ang tanga lang, besh. Hindi pala microwavable yung plate. Butit hindi nalanay. Kasi in, tanga-tanga ko. Anyways, may mga bagay na natututo tayo sa ating mga pagkakamali. Guys, ito na yung breakfast ko. Iniinit. Iniinit. Mahirap, Bisaya eh. Iniinit ko na yung liempo last night. Tapos meron tayong toasted bread, yung butter, tapos kinagawa ko to siyang palaman, which is bad. And then, meron tayo, hindi ako magkakape, juice na ako. Then, snowflakes, okay, usap na tayo, guys. Hello, guys! So, yun nga, sabi ko nga, while having breakfast, kain tayo, guys, i-discuss natin yung sinasabi na issue about investment. Eh, magandang topic yon kasi marami tayong kababayan na who's really into it, na i-invest. Kaya na. Sabi ko nga, discuss ay while I'm eating. Marami tayong kababayan na mag-invest doon sa Kapa. Kasi naman, sa hirap ng buhay, sino ba naman, di ba ang Kapa is 30%? Parang kang 10,000. Magkano ba ang 30% ng 10,000? Diba, 3,000. So, may fix ka na 3,000 monthly. Walang kaabog-abog. So, yun. Yun ang concern ko na naawa ako kasi pinasara. And then, pero sinabi pa na hindi na may babalik yung pera nila. Tapos, sabihan sila ng government, alam nyo naman na scam. Alam naman nila na scam eh. Given na yun, okay, pagpalagay na natin na scam talaga. Pero the fact na ang yung mga kababayan natin eh, I'm just hoping na yung konting pera nila is kikita and matriple. Or, yeah, hindi naman matriple kasi yun yung una. Sa Kapa. Kapa muna ako ha. Magkakaroon sila ng fixed income. So, while yung 20,000 mo, kung 30% ng 20,000, that's 6,000, right? Kung ilagay mo yan sa banko, naku, magkakaundagaga ka na lang, hindi yan tutubo ng ganyan na 6,000 a month. Even annual na interest sa banko, hindi eh, kinakatasan pa ng tax. And what's so annoying and, hindi naman siguro annoying, I'm using the wrong word. Ang masakit pa nun is, yung sarili mong pera, pinapautang, may 36% pa annually. Diba? Asan yung justice doon? So parang, na-hurt lang ako na sinasabi na scam daw yung Kapa when in fact, marami namang Filipino families ang natutulungan. Diba? Ni isang member walang nag-complain eh kasi everybody is happy at nakakatanggap sila ng buwanan. Hindi yung buwan interest doon sa ini-invest nila. Okay, sabihin na natin, ba't kayo nangihingi? Ba't kayo nagagalit sa government? Eh, diba? For risk taker lang siya and then it's not an investment daw, it's a donation. Alam na natin yan. Ako, ni bata nga, alam na eh. Alam na yung, na kesyo donation. So, wala tayong habol dyan. But then, go deeper, guys. Go deeper. Kaya nga, may tinatawag tayong mga idiomatic expressions. Meron tayong mga terminologies na, example, nung mag-asawa or yung mag-syota, di ba? Kung galit na yung girl, tatanungin ng boyfriend, galit ka ba? Di ba ang sasagutin, hindi niya sasabihin na yes, sabihin niya no. Parang ganun ba? Like sinabi, donation, pwede naman talaga donation na. Kung isara eh, ganun lang reaction na, okay lang kasi donation eh, tanggap ko naman kasi from the very beginning, alam ko naman na wala kang habol. Hindi ganun eh. Behind that, dig deeper guys, meron pang dahilan bakit sila pumasok dyan. Hindi mo sabihin na isara okay lang. Hindi, o, pera yan. Halikod ng mga investment na dyan, eh, isang Pilipino na naghihirap at nagsusumikap para lang may mabigay na donasyon. Yun yung point ko.
wala namang problema na ipasara ng government, di ba? Kasi sabi nila nga illegal or scam. Pero sana naman, government sila, di ba? They should have heart para sa mga mamamayang Pilipino. Like, okay, pasira. Pero slowly, binigyan sana ng chance na ibinalik yung kapital nila. Tapos sabihin nila, kulang na daw ang pera. Favorite ko talaga to. Kahit pang dip ito ng mga nachos, ginagawa ko siyang palaman. Mukbang breakfast version. Kain tayo guys, kasi pag morning, ako na lang mag-isa. Very early kasi umaalis ng kapag Saturday yung husband ko doon sa small ano nila. Parang small business nila. Ha? Kaya, alone, magbe-breakfast ang lola ninyo. Okay na rin yun kasi after this, marami akong gagawin. You know, wifey duties. Lininis ko ng bahay. Arrange ko yung closet ko and everything. So, napakarami. So, yun na guys. Back to scam. Kayo, kung tatanungin kayo, scam ba talaga ang kapa? Kung may alam kayo about sa kapa, comment down below about yung about yung kung ano yung masasabi about sa issue. Comment down below daw kayo guys kung agree ba kayo sa ginagawa ng government na tinetemporary close nila tapos yung mga pera ay kinukuha yung mga members na ka-clamor na ibalik sa kanila. Comment down below kayo guys. Kain muna ako. Tayong nag-breakfast. Ligpit muna ako dito sa kusina, guys. Guys, meron ba kayong mga ref magnet sa bahay? Mahilig ba kayo mag-collect? Marami ako. Yung iba nasira na kasi they fall off sa floor. And then, wala na. Like dito, Singapore. Bigay ito ng pinsan ko. Ito naman yung dati nung pagpunta ko sa Singapore. Ito din pagpunta Singapore. Yung nag-China trip kami, yung travel incentive ng bank na tinatrabahuan ko, libre lahat yun. Singapore, Singapore. Eh, yung mga trip na Baguio. Wala na kayong Malaysia ko eh. Wala na yung Malaysia. So, ito yung Australia, bigay ng office mate. Malaysia, kesyo. Kapa is scam. Diba? Masyado. Minsan iinis na din ako sa... Actually, hindi naman ako naiinis kay Duterte, kay Tatay Digong. Kasi binoto ko yan eh. Makadigong kaya ako. Makaduterte family. Yun. So, guys, while nag-uusap tayo, linis ako ng bahay ha. Kaya, lang. Stay put lang kayo dyan. Guys, ang concern ko is kung tinatawag nila na scam kasi eh, alam mo yun, nakakainis kasi scam sila ng scam. Eh, ano bang pagkaiba ng ano bang pinagkaiba? Okay, sa pag-uusapan na natin, ano bang pinagkaiba ng yung 100 pesos mo sa banko, eh hindi mo pwedeng ma-withdraw? Mga ganun na bagay. Anong pagkaiba nun sa, tawag nito? Anong pagkaiba nung 100 pesos na pera mo sa bangko, eh, hindi mo ba withdraw? Imagine kung isang bangko, meron siyang 50,000 members. That's 100 pesos times 50,000 members. That's 5 million pesos. So parang hinihingan ka na ng 5 million pesos ng bangko, ora-ora. Kakaloka, yung bangko talaga, oo. So, anong tawag mo dyan? Hindi yan scam?
Asan na yung pampunas ko? Bak? So, yun lang ang concern ko. Naawa ko sa mga tao na. Guys, pasensya na, nililinis ako kasi bebang ako pag wala. Alam niyo yung bebang, katulong ako ng husband ko pag walang work, dito lang ako sa bahay. So, I need to clean the house, you know, wiping duties. So, yun nga guys. Sinasabi natin, hindi tayo nakakapag-withdraw ng... Uy, what's this? Kasi papakita ko sa inyo ha. Wait lang. Namiss ako. Pakita ko ngayon lang. Hindi sinabi sa akin ng husband ko to eh. Ito oh. I love. Kita nyo. Sandali lang. Namiss ako. Ngayon ko lang nakita. Wait ha. Yung picture namin nung mag-shota pa lang kami ng husband ko. Ito ba... Kasi dito, may mga ano ako eh, buting-ting. Tapos, nilagay ba naman niya dito? Parang hindi bagay. Pero anyway, I love Jagjag. Sino kaya nagbigay dito sa husband ko? Anyway. So, guys, issue ko pa rin yan o pagmaliit ang bahay. Hindi ko alam kung saan sila ilalagay. Para silang ano dyan. Para na, hindi na ano yung beauty nila. Kasi nakatago sila. Anyway, going back to cleaning the house. So, yun nga guys. Going back to where we left. Hindi ka nakaka-withdraw ng 100 pesos sa sarili mong account sa bank. Diba? Hindi mo na wi-withdraw yung sarili mong pera sa banko na pagkano? Yung 100 pesos, hindi mo na wi-withdraw. Diba? Scam din yun. Tapos, sinasabi nila, what about yung SSS? O contribute ka sa SSS, pera mo yun, yung SSS. Pero, bibigay ka ng contribution sa SSS. Tapos, nag-uutang ka, laki ng interest. Ganon din yun eh, para sa akin. Tapos, meron pa, yung mga sa pag-ibig, contribute ka. Meron kang monthly contributions, tapos pag inuutang mo yun, malaki din ang ano sa'yo. Diba? Anong kaibahan ba sa scam? Maybe naiintindihan ko rin naman ang government. Kasi anything na hindi kumikita ang government, scam yun. Diba? Kinukonsider na scam, and I quote, na scam daw yun. Actually guys, sa kapaglinis ako last night, and then... Yun nga, pag the next day naman, kahit tapos ako naglinis, eh, nina-run through ko lang ulit bahay. Kasi may mga ano talaga ay alikabok na just this morning, para nag-duty din sila. Walis. Anyway guys, sakat mo na yan. Ang sarap talaga pag ang sarap sa feelings pag naglilinis ka ng bahay tapos malabas yung mga ano mo, ang dami ko pang hugasin guys. Hindi ko nalang ipapakita sa inyo. Kasi dami talaga. Wag na. Later na. Kasi favorite ang paghugas ng pinggan. Not my favorite. So, handali lang, mag-electric fan muna ako. Tara. Sarap sa feeling sa electric fan dito sa ceiling. Good decision, husband. Tsaka kasi nag-design na ipalagay daw dyan. So, napagod ako. Hindi naman ako, actually, naglinis ako last night eh. Pagdating ko kagabi sa office, eh, hindi ako inaantok. Eh, early pa naman. Hindi talaga super early, pero feel like cleaning the house. Kaya yun. And then, so right now, parang ano lang siya. Ang tawag niyan, parang, yun lang. Ang tawag niyan. I mean, listen guys, mag-Tagalog pag Bisaya. Ang tawag niyan, parang inano na lang, parang, tawag niyan. Kung sa ano pa, parang binanlawan na lang. I don't know, basta yun na, naglinis ako last night, and then right now, parang konting ano na lang, the please. So yun guys, yung topic natin kanina po sa kapa, comment down below kung ano masasabi ninyo, kung okay lang ba kayo sa ginagawa ng government, kasi para sa akin, okay naman, kasi
mandated by government talaga anything na... Pagod ako, guys. Anything na... Ariko, pangit yung biga. Dito na lang. Anything kasi na hindi kumikita ang government, they consider that as a scam or something to that effect. So, wala tayong magagawa if si government na magsasalita na bawal or scam talaga yan. So, paalo talaga natin. Ang sa akin lang naman is, kawawa naman yung mga milyon-milyon na miyembro na yung kita nila is galing pa sa dugot pawis, tapos ini-invest nila doon sa, kasi nga, they're hoping na at least man lang, monthly, meron sila matatanggap, lalo na yung mga kapatid natin na mga mahihirap, mga farmer. So, government should go deeper sa problem. Hindi yung pa-focus lang sila sa issue na scam, na walang karapatan yung mga tao, kasi alam nila na mali, bakit pa nila pinasok. So, government should go deeper, bakit pumapasok at sumusugal yung mga mamamayang Pilipino sa ganyang mga bagay. Maybe dahil may pagkukulang din yung government. Yun ang isang isip nila. Diba? Kakainis lang minsan eh. I love this government and yung mga previous government din naman natin. Okay naman, pero may din naman okay. Wala kong, hindi ako bias eh. Sa akin lang is, subjective ako, hindi ako objective. Yes, yun nga. Yung may manabasa pa rin ako sa Facebook na masyado tayong focus sa mga pagkakamali ng Pilipino. Eh bakit yung mga in-check daw, mga Chinese na bakit sila free na mangisda dito sa Pilipinas? Eh yung mga kababayan natin kailangan pang kumuha ng permit sa BFAR, na mga ganung bagay na masyadong ginigipit daw yung mga ano natin. Tapos yung pag-angkat ng bigas. Bakit yung pag-angkat ng bigas pag galing sa mala, galing, bakit galing sa mga Thailand, ganon, barko, sa ibang bansa, mangkat, bakit napaka mahalang angkat, bakit dito sa atin, yung mga farmers natin, ang mumura lang ng, ano, ng government, yun lang talagang issue ko eh, dapat pagtuunan talaga ng bansa. I have so much in my heart and in my mind, na gusto kong i-share, ano ba yung, about, excuse me, guys. Yes, about dyan sa issue ng investment na yan. So, siguro, hindi na lang sa due process muna siguro. Hindi yung ikakasa agad ng government na ipasara agad. Hindi pa pwedeng ano muna, yung ibalik muna yung pera ng mga mamamayang Pilipino. Mga ganung bagay, di ba? Walang buyers. Kakalungkot lang din na marami tayong pamilya. Maraming pamilyang Pilipino na nadidepress right now. Huwag naman sana nating husgahan na sabihin natin, alam naman ninyo na bawal, pumasok pa kayo. Hindi ganun eh. Dapat go deeper, guys. Bakit may mga mamayang Pilipino na pumapasok, sumusugal sa mga ganyang bagay. Go deeper. Bakit? Yun dapat tutunan pansin ng government. Yung isaragad nila. Alam mo, alo. Kumusta ka na naman dyan, Lapi? Hindi ka nag-uon, ha? Pasaway ka today. Wala tayong pambili. Siya nag-uon eh. Yan. Oh God. I'm so happy. Nag-work ka. Guys, sundalaga pa ako, guys. Oh. I'm just sharing my photos. Okay, guys. Thank you so much sa pagsama niyo sa akin for this morning, sa pag-breakfast, and then sa kuro-kuro natin yung topic natin about investment sa kapa. So, yun lang naman. And yeah, dito muna ako and may gagawin ako na assignment. Nag-take home ako ng trabaho from the office. So, wala akong get up today. Hindi ako alis ng bahay. All I'm going to do today is I'm going to do something here in my lobby kasi meron akong take away na assignment from home. Okay, so by the way, guys, like what I've said to those, American comment, if you do have something to say about the investment issues, you can comment down below, and then lang lahat ng makulukuro nyo, and anything you wanted to say, comment down below. And then yes, magandang issue kasi ito yung about investment. Dami ko kasi nababasa sa Facebook, isi-share at na isi-share. Pasensya sa Bisaya accent ko. Mahirap talaga pag nagtatagalog. Much better pa if you do speak in English rather than you speak in Tagalog if you are Bisaya. That's why mapapansin niyo maraming Bisaya na nag-i-English rather than speaking in Tagalog. Kasi it's better to say in English rather than magtatagalog. Kasi bakikaw talaga. Alam niyo yung bakikaw. It's awkward. It's awkward to speak in Tagalog when you're Bisaya.
So, yes, yun lang guys, and thank you so much for watching, and I do hope na hindi kayo magsasama notes sa lahat ng mga videos that I'm going to post here in my channel. And before anything else, don't forget to hit like, and also push the bell button so that you'll be notified of all videos that I'm going to post here on my channel. Yeah.